Masayang araw po sa inyo mga kapasta. Ako si Rina ng Bustos, Bundakan. Matagal ko ring pinag-isipan bago ako nagpasya na ipadala itong naging karanasan ko noong araw. Taong 80s pa. Bilang babae, lahat siguro tayo'y naghahangad na maikasal sa lalaking tunay nating mahal. Minsan sa buhay ko, masasabi kong nagmahal din po ako ng totoo. Sa isang lalaki na ang tingin ko ay weirdo. Nerd po siya at tulad ko rin na introvert. Kaya madali kaming nagkasundo at nakapagpalagayan ng loob. Siya rin ang lalaking pinakasalan ko. Hindi ko naman akalain na may malaking lihim pala ang pagkataon niya. Isang lihim na kahit siguro sinong babae ay matatakot na tanggapin. Itago na lamang natin siya sa pangalang Christoph. Bagong lipat lang siya sa school namin noon, mula sa probinsya, Tawi-Dagat. Graduating kami noon ng high school. Matino naman siya, pero mailap siya sa aming mga kaklase. Ang kinakausap niya lang ay mga guro lang namin. Isang beses, nasa loob ako ng silid aklatan. May hinahanap akong libro para sa proyekto namin. Nang bigla kong matabik ang isang libro. Ay, naku naman! Bumagsak ito sa lapag kasama ang iba pang aklat. Nagulat ako nang lapitan ako ni Christoph at tulungan na maibalik ang mga libro sa tamang lalagyan. Nginitian ko siya. Salamat ha! Pero siya, formal lang ang mukha niya. Matapos niya akong tulungan, ay tinalikuran niya na ako. Eh kahit na ganun, eh parang doon na nagsimula na naging interesado ako sa kanya. In fairness ha, ang cute niya. Kahit hindi nakangiti, kita pa rin ang beloy sa pisngi. Dahil nga sa kakaiba niyang pagkilos at malayo siya sa lahat, kaya naging tampulan siya ng tukso ng mga kaklase namin. Siya lagi ang pinag-uusapan at pinagtatawanan. Hindi naman po sa pag-aano, pero baduy talaga siyang manamit. At isa yun sa pinagtatawanan sa kanya. Ako naman, naghahalo ang emosyon ko. Hindi ko alam kung maiinis ako sa pagiging mailap niya o maaawa. Mas nangingibabaw sa akin yung huli. Kaya sinubukan kong lapitan siya at alukin ng pakikipagkaibigan. Mag-isa lang siya noon sa mesa sa kantin. Hi! Pwedeng makitabi sa'yo? Paglapit ko, ay bigla niyang itinago ang lunchbox niya. Nahagip ng mata ko yung parang itim na kanin. Kaya napaisip ako kung anong klase bang kanin yon. Tapos parang may halo rin na kulay berde sa gilid. Hindi ko alam kung ulam niya yon, pero hindi ko na tinanong kung ano yon. Nagkunwari ako hindi nakita. Tingin ko ay hindi naman siya nagdadamot. Mukhang ayaw niya lang talagang ipakita sa akin yung kakaibang pagkain niya. Baka nahihiya. Luminga na lamang siya sa paligid. Hindi ko alam kung bakit siya luminga. Kung may kinatatakutan ba siya o kinahihiyaan o ano. Nagbukas na lang ako ng pwede naming pag-usapan. Grabe, ang hirap ng projects natin ngayon ano? Parang hindi ko magagawang tapusin sa loob ng isang linggo. Kaya lang, mukhang hindi siya interesado. Kaya nagtanong na lang ako ng ilang bagay tungkol sa kanya. Teka, ilan nga pala kayong magkakapatid? San kayo nakatira? Napakatipid ng mga naging sagot niya. Kulang na nga lang ay huwag na akong kausapin. May isang bagay lang siyang nasabi na tumatak sa isip ko. Sa pamilya raw nila ay madalang talaga silang makipag-usap. Nagkakaintindihan na raw sila sa mata pa lang. Sabi ng nanay ko noon nang ikwento ko ang tungkol kay Christoph, mag-iingat daw ako dahil may mga tao raw na hindi palakibo. Kalimitan ay sila yung mga tao na may itinatagong sikreto. Hindi ko naman sinang-ayunan si nanay doon kasi hindi rin naman ako palakibong tao, pero wala naman akong itinatagong sikreto. Mas gusto ko lang talagang madalas na manahimik at magmuni-muni. Kaya nga siguro naging interesado ako kay Christoph
dahil may pagkakatulad kami. Mas malala nga lamang ang sa kanya. Huwag kang mag-alala, Nay. Kaya ko naman pong sakyan ang kawerdohan ni Christoph. Tingin ko ay malungkutin lamang talaga siyang tao. Baka may pinagdadaanan sa pamilya o baka hindi lang talaga siya palakaibigan. Ang akala ko ay magiging maila pa rin sa akin si Christoph. Pero nung sumunod na araw ay siya pa mismo ang lumapit sa akin habang nag-gardening kami sa school. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkwento siya sa akin. Ang sabi niya, marami raw iba't ibang halaman sa lugar nila. Ang pagkain, ang gamot at iba pang bagay ay kinukuha nila mula sa mga halaman. Hindi ako mahilig sa mga halaman, pero nagkunwari akong interesado sa mga ito para magpatuloy lang siya sa pagkwento niya at maging komportable siya sa akin. Wow! Alam mo siguro, magiging masaya ako kapag nakarating ako sa lugar niyo. Gusto ko talaga ang mga bulaklak. Mula nga noon ay naramdaman ko na unti-unti na kaming napapalapit sa isa't isa. Puro tungkol sa lugar nila ang bukang bibig niya. So anong ibig mong sabihin? Sobrang lawak pala talaga ng lugar niyo? Pero pagdating sa pamilya niya ay mukhang ayaw niya itong pag-usapan. Dahil ngay nagkakalapit na kami, meron lang akong napansin kay Christoph. Bigla na lamang siyang didistansya sa akin, tapos nangangatog siya na para bang giniginaw. May ilang segundo rin yun, pagkatapos ay saka siya babalik sa akin na parang walang nangyari. Hindi ako nakatiis, kaya tinanong ko siya kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Christoph, okay ka lang ba? May sakit ka ba? Sabi niya'y wala raw yun. Ganun daw talaga siya. Hindi naman siya ganun sa school o baka hindi ko lang nakikita. Kaya siguro madalas siyang magpunta sa CR ay ganun ang nangyayari sa kanya. Tingin ko ay may sakit lang siya na ayaw niyang sabihin sa akin dahil nga sa nahihiya siya. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako ha. Huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Isang gabi, nagulat ako nang bigla kong makita si Christoph na nakatayo sa labas ng bakura namin. Hindi naman siya nagpapatao o tumatawag sa pangalan ko. Basta nakatayo lang siya na para bang hinihintay lang na makita ko siya ron. O kaya ay may makakita sa kanya at sabihin sa akin na nandun siya. Nagmamadali akong lumabas para lapitan siya. Ayoko kasing makita siya ng tatay ko. Strikto po kasi ang tatay ko, lalo na't nag-iisa akong babae sa pitong magkakapatid. Dali-dali kong hinila si Christoph sa isang sulok na hindi kami makikita ni tatay o ng kahit na sino sa pamilya ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat nagpunta rito kasi mapapagalitin ako ni tatay. Wala naman akong natatandaan na nasabi ko kay Christoph kung saan ako nakatira, pero nalaman niya ang bahay ko. Teka, paano mo nga pala nalaman ang bahay ko? Ang sagot niya lang sa akin ay basta. Tapos iniabot niya sa akin ang isang itim na bulaklak. Para sa akin to? Hindi ko alam kung anong tawag sa bulaklak na yon. Noon lang ako nakakita ng itim na bulaklak. Nangilabot ako kasi bakit niya ako bibigyan ng ganong klase ng bulaklak? Sabi niya, sa lugar daw nila, tuwang-tuwa raw ang mga kadalagahan kapag nabibigyan sila ng binata ng itim na bulaklak. Nangangahulugan daw yon na gusto ng binata ang dalaga at malinis ang intensyon niya rito. Namangha ako sa sinabi ni Christoph, kaya pala ang weirdo niya, dahil mukhang weirdo din ang lugar nila at ang mga taong nakatira doon. Sa pagkakaalam ko kasi ay pulang rosas o kaya naman ay puting bulaklak ang ibinibigay ng mga kabinataan sa mga kadalagahan para matuwa ang mga ito. Pero sa kanya ay itim.
Napatanong tuloy ako sa isip ko kung anong klaseng lugar ba yun. Salamat ha, kahit itim ang kulay, maganda pa rin naman. Hindi ko na lang babanggitin sa inyo mga kapasta kung taga saang probinsya si Christoph. Ayoko kasi na maging issue sa iba ang karanasan kong ito kahit na matagal nang nangyari. Kahit naguguluhan pa ako ng mga sandaling yun, ay tinanggap ko pa rin ang itim na bulaklak na ibinigay niya. Christoph, salamat uli sa bulaklak na itim ha. Pero kailangan mo nang umalis. Ayaw kasi ng tatay ko na tumatanggap ako ng bisita, lalo na kung lalaki. Sumunod naman siya, umalis din siya kaagad. Inihatid ko pa siya ng tanaw habang papalayo siya. Parang namalikmata nga ako kasi ang bilis niyang nawala sa paningin ko. Ha? Nasaan na yun? Ang bilis naman yata. Nung hindi ko na siya matanaw, ay pumasok na rin agad ako sa loob ng bahay namin. Itinago ko na ang bulaklak sa loob ng damit ko para hindi makita ni tatay. Pagpasok ko sa silid ko, ay inilagay ko agad yun sa loob ng aparador kong kahoy. Ay, kung hindi lang kita gusto, hindi ko tatanggapin ang bulaklak na yan. Nakakatakot kaya? Hindi naman ako manhid. Alam kong may gusto sa akin si Christoph. Pero ako, hindi ko pa sigurado kung ano talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Aminado ko na masaya ako kapag kasama ko siya, kapag magkausap kami. Pero ewan ko ba kung bakit parang may bahagi sa isip ko ang tumututol na mahalin ko siya. Siguro dahil natatakot din ako noon sa tatay ko. Alam niyo naman ang mga magulang nung araw, talagang bantay sarado ang mga anak nila. Yun nga lang, naging desidido noon si Christoph sa panliligaw sa akin ng palihim. Sinabihan ko siya na magagalit si nanay at tatay kapag nalaman nilang may naliligaw na sa akin. Kaya dinaan niya na lamang ako sa sulat at lihim na panunuyo. Alam ko kapag nalaman talaga ni tatay itong ginagawa mo, naku, tsak na papipiliin agad ako noon kung saan ba ako luluhod, sa asin ba o sa munggo. Pero salamat sa magandang tula, nagustuhan ko. Isang araw, walang pasok noon. Nagpunta naman si Christoph sa bahay namin. Kahit sinabi ko sa kanya na huwag pupunta sa amin dahil mapapagalitan ako. Hindi pa naman ako ang nakakita sa kanya kung hindi si tatay mismo. Yung tono pa lang ni tatay ng pagtatanong sa akin na kung sino yung aali-aligid sa bahay namin ay mataas na. Lalo pa noong nalaman niyang kaklasiko. Sorry po, itay. Hindi ko naman po sinabi sa kanya na magpunta rito eh. Baka po napadaan lang. Katakot-takot agad na sermon ang inabot ko. Huwag na huwag na raw niyang makikita pa ang lalaking yun sa bakura namin. Dahil kung hindi, ay mananagot daw kaming pareho. Lalo na siguro kapag nalaman ni tatay na nililigawan ako ni Christoph. Dahil sa takot ko sa tatay ko, kaya hindi ko na pinatagal ang panliligaw ni Christoph. Binasted ko kaagad siya. Pasensya ka na, Christoph. Pero hindi pa talaga pwede. Hindi kita pwedeng maging nobyo. Nagulat ako mga kapasta nang bigla siyang sumigaw ng malakas. Noon ko lang siya nakitang umakto ng ganon na parabang saglit siyang nawala sa sarili niya. Christoph, tama na! Tama na! Buti na lang at kami lang ang tao na nandun sa kakahuyan habang naglalakad kami pauwi. Natakot ako kasi kakaiba yung pagsigaw niya. Nakakatakot ang tunog. Napatakip pa ako ng tenga pero nung nakita niyang napaatras ako sa takot ay bigla niyang sinabi na inilabas niya lang ang kalungkutan niya. Huwag daw akong matakot. Tapos umalis na siya. Nauna na siyang naglakad at ni hindi niya man lang ako nilingon. Grabe! Anong klase ba yun? Bakit kailangan niyang sumigaw ng ganun? Bakit nakakapanindig balahibo yung sigaw niya? Matapos ko siyang basti din, ay ilang araw na hindi pumasok si Christoph. Kaya hindi ko rin maiwasan
na mag-alala. Ano na kayang nangyari dun? Sa totoo lang mga kapasta, hindi ko alam kung saan siya nakatira. Kasi parang parati na gusto niyang ilihim sa akin. Kaya hindi ko tuloy alam kung saan ko siya pupuntahan. Gusto ko sanang malaman kung okay lang ba siya. Tingin ko kasi ay dinibdib niya yung ginawa kong pambabasted sa kanya. Mga ilang araw pang lumipas bago ulit nagpakita sa school. Nakakamangha dahil kahit hindi siya pumasok ng ilang araw ay alam niya kung anong pinag-aaralan namin. Hindi siya napag-iwanan sa klase. Nung araw na yon, nag-aya ang mga kaklase namin sa kaarawan ni Tina. Isa rin sa mga kaklase namin. Inaya nila ako at inaya ko rin si Christoph. Christoph, samahan mo ako ah. Alam mo naman na hindi ako masyadong malapit sa kanila. Kung kasama kita, hindi ako maiilang kapag walang kumakausap sa akin. Kasi nandyan ka. Malakas ang loob ko noon. Dahil alam kong ilang araw na mawawala si tatay. May aasikasuhin siyang ibinibentang lupa sa malayo. Sabi ko noon sa sarili ko, pagkakataon ko na para makisaya sa mga kaklase ko na hindi ko naman talaga ugali dahil introvert nga ako. Ewan ko kung ba't bigla akong nagpa siyang sumama sa mga kaklase ko. Sumama rin si Christoph kahit ako lang ang nag-aya sa kanya at hindi ang mga kaklase namin kasi lahat sila nawiwirduhan na rin sa kanya. Akala ko'y simpleng kainan lang ang pupuntahan namin sa karawan ni Tina. Hindi ko alam na sa murang edad naming magkakaeskwela ay magpaplano pala silang tumikim ng alak. Ayoko sana, pero mapilit ang mga kaklase ko. Kaming dalawa ni Christoph ang napagkatuwaan nilang pilitin. Nadala lang ako ng malakas nilang kantsawan at sigawan. Ganon din siguro si Christoph. Di! Ang pait pala nito! Nung nahihilo na ako, ay inaya ko na si Christoph na ihatid niya na ako. Kasi pakiramdam ko talaga ay masusuka na ako ron. Hindi na kami nagpaalam sa mga kaklase namin. Dahil tsak napipigilan lang kami. Habang nasa daan kami pauwi, ay hindi ko mapigilang mapaduwal. Dala na rin ang nainom kong alak. Tapos, umikot na yung paningin ko hanggang sa tuluyan na ako mablangko. Pagmulat uli ng mga mata ko, ay nasa bahay na ako. Napabalikwas pa ako ng bangon nang makita ko si nanay na nakatingin sa akin habang pinupunasan ako ng buhay na tubig. Nay, paano po ako nakauwi? Inihati daw ako ni Christoph at sinabing galing kami sa birthdayhan. Susuray-suray daw ako kaya inakay na niya ako papasok ng silid ko. Mabuti na lang daw at tulog na yung mga kapatid ko at wala rin si tatay. Dahil kung hindi, baka napaluhod na ako sa munggo o kaya'y napadapa na ako at tumanggap na ng mga lagapak ng sinturon. Kahit nahihilo pa ako, ay nahiya na ako sa nanay ko. Totoo naman ang mga sinabi niya. Ganun magparusa ang tatay ko. Malambot talaga ang puso ng nanay ko, lalo na po sa akin na nag-iisang babae. Kaya sinasabihan niya ako na itago na lamang daw namin ang nangyari. Salamat po inay ha. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Bukod doon ay may sinabi sa akin si nanay na ikinagulat ko. Sabi niya, yung daw lalaking nagatid sa akin ay nagpakilalang Christoph. Mahiwaga raw ang dating sa kanya. Parang may kung ano daw sa lalaking yun na hindi niya mawari. Basta mabigat daw ang pakiramdam niya rito. Hindi ko masabi kay nanay na ganun din ako. Ganun po talaga siya. Mahiyain kasi. Tingin ko nga rin mga kapasta ay may kakaiba kay Christoph. Pero hindi ko na lang masyadong binibigyan ng pansin ang nararamdaman kong yun. Dahil mas nangingibabaw sa akin ang kagustuhan ko rin na makasama at makausap si Christoph. Alam ko sa sarili ko na may gusto rin ako sa kanya.
pero pinipigilan ko lang ang sarili kong damdamin. Bukod nga kasi sa hindi pa ako pwedeng makipagrelasyon, ay hindi ko pa siya nakikilala ng lubusan. Makalipas ang ilang araw, ay nilapitan ako ni Christoph habang papalabas ako ng library. Nagtaka ako kung bakit may pag-aalala sa mukha niya. Tinanong niya ako kung wala raw ba akong nararamdaman na paninibago sa katawan. Wala naman, bakit? E nung nakaraan pa tayo uminom, wala na akong hangover ngayon. Okay na yung pakiramdam ko. Sabi niya, kapag may naramdaman daw akong kakaiba, sabihin ko agad sa kanya. Tatalikuran na naman sana niya ako, pero hinablot ko ang braso niya. Sandali, ano bang ibig mong sabihin? Kung sa pagkababae ko ang tinutukoy niya, ay sigurado ako na walang nangyari sa amin. Hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi bago sinagot ang tanong ko. Ang sabi niya, magbubuntis daw ako at siya ang ama. Nanlaki ang mga mata ko, mga kapasta. Ano? Paano mangyayari yun? Siguradong sigurado ako na walang nangyari sa atin nung gabing yun. Kahit nga halik ay wala akong maalala. At saka, saan naman natin gagawin yun? Sa kalsada? Isa pa, hindi ako easy to get na babae, no? Inalis ko mga kamay ni Christoph sa mukha ko. At ako naman ang nang-iwan sa kanya. Lakad takbo kong lumayo sa kanya. Para sa akin, imposible ang sinasabi niya na magdadalang tao ako. Nung medyo nakalayo na ako sa kanya, ay huminto ako sa pagtakbo. Hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak o kung anong mararamdaman ko dahil sa sinabi ni Christoph. Gulong-gulo noon ang isip ko. Paliw po siya? Paano ko mabubuntis? Eh wala naman talaga nangyari sa amin. Inilihim man namin ni nanay ang tungkol sa paglalasing ko, ay nakarating pa rin yun sa tatay ko. Dahil may nagsabi raw dito na kapitbahay namin. Nakita raw ako sa birthdayhan at nakikipag-inuman sa mga kaklase ko. Kaya naman wala na akong nagawa kung hindi tanggapin ang parusa ni tatay. Pikit mata kong tinanggap ang bawat hagupit ng sinturon sa likuran ko. Tama na po tatay! Tama na po! Hindi na po mauulit! Alam kong awang-awa sa akin si nanay, pero wala rin naman siyang magawa. Si tatay ang mas nakapangyayari sa bahay namin. Hindi lang yun ang naging parusa sa akin ni tatay. Hindi niya rin ako pinalabas ng bahay. Absent ako buong linggo sa klase. Sinabi niya sa mga teacher ko na may sakit daw ako. Kahit ang totoo ay ikinukulong niya lang ako sa kwarto para raw magtanda ako. Nung gabi na yun, pagdungo ko sa bintana ay nakita ko si Christoph sa labas ng bakuran namin. Nakatingin lang siya sa pintuan. Hindi niya ako napansin na nakasilip ako sa bintana. Ano na naman ang ginagawa niya rito? Ipapahamak na naman niya ako. Natakot ako dahil matalim ang tingin niya. Kitang-kita ko yun kahit nasa dilim pa siya. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ko ang pagkuyom ng palad niya. Noong mga sumunod na gabi, ay ganoon na naman. Umaali-aligid si Christoph sa bahay namin. Buti na nga lang at walang nakakakita sa kanya. Natatakot ako na makita siya ni tatay. Pero mas natatakot ako na kung paano magagawa ni Christoph na umaligid sa bahay namin sa 10 oras ng gabi. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi maghinala. Baka may lahi siyang aswang o kaya'y anumang nilalang ng dilim. Ganun talaga ang naiisip ko. Pagkalipas pa ng mga araw, ay bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Naduduwal ako at nangangasim. Ah,
umaabot-abot ang kaba ko dahil nagduda ako na baka nga totoo ang sinasabi ni Kristo na magdadalang tao ako. Grabe yung takot ko. Kinausap ko agad si nanay tungkol doon. Pero ano naman ang aaminin ko sa kanya? Wala talaga akong maalala na may nangyari sa amin ni Christoph. Kahit anong pilit kong alalahanin ay wala talaga. Sabi ni nanay, doble raw ang nervyos na nararamdaman niya para sa akin. Nakadagdag pa daw yun sa mga alalahanin niya. Sabi pa ni nanay, kailangan ko raw kausapin si Christoph at alamin ko kung ano talagang nangyari sa amin. Kailangan ko raw na malaman. Sinunod ko naman si nanay. Nakipagkita ko kay Christoph ng palihim. Kinausap ko siya ng masinsinan. Christoph, ano ba talagang nangyari sa atin? Sabihin mo kung paano. Yung mga sinabi niya sa akin ay lalong nagpagulo sa isip ko. Ayaw niyang idetalye ang nangyari sa amin. Hindi na raw yun mahalaga. Basta maniwala raw ako sa kanya na siya ang ama ng nasa sinapupunan ko. Kailangan ko raw ingatan ang sarili ko hanggang sa maisilang ang bata dahil malaki raw ang magiging papel nito sa kanilang pamilya at sa lugar nila. Alam daw niya na maraming tanong sa isip ko pero hindi niya raw yun masasagot ngayon. Sa takdang panahon ay malalaman ko rin daw ang lahat-lahat ng tungkol sa kanya. Galit ang naramdaman ko noon kay Christoph dahil naiinis ako na masyado siyang nagpapakamisteryoso sa akin. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Mag-isip na lang ako ng mag-isip kung ano itong nangyayari sa akin ngayon? Kahit na may nangyari na pala sa amin at dinadala ko na ang anak niya, ay hindi pa rin niya magawang sabihin sa akin ang totoo. Sa galit ko ay nasampal ko si Christoph. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Ganyan pa yung mga sinasabi mo sa akin. Hindi na talaga kita maintindihan. Pagkasabi ko nun, ay tinalikuran ko na siya. Hindi ko na tuloy na usisa kung paano niya nagagawa ang pag-aligid niya sa bahay namin sa 10 oras ng gabi at kung bakit niya ginagawa yon. Ayoko na sanang kausapin ni Makita si Christoph. Pero hindi ko akalain na magagawa niya pang magpunta sa amin at humarap mismo kay tatay. Matapang niyang inamin ang totoong kalagayan ko na nakumpirma naman nila tatay nang patingnan ako sa kakilala nila na isang hilot. Christoph! Halos isumpa ko si Christoph dahil sa padalos-dalos niyang desisyon na hindi man lang ikinonsulta sa akin na kung pwede niya bang gawin. Hindi niya kilala si tatay kung ano ang pwede nitong magawa. Ngunit taliwa sa inaasahan ko na maghuhuramintado sa galit ang tatay ko. Nagtungo ito sa kwarto nila nanay. Idinikit ko noon ang tinga ko sa pinto at mula ron ay nadinig ko ang pag-iyak ni tatay sa kauna-unahang pagkakataon. Mga kapasta, parang nilamukos ang puso ko para kay tatay. Lalo na noong marinig ko ang sinabi niya kay nanay na kahit ano palang gawin nilang pagsisikap para sa amin na pwedeng mabaliwala sa isang iglap lang. Sobra akong nakonsensya kahit hindi ko lubos maisip kung ano talagang nangyari sa amin ni Christoph. Basta umiyak na lang din ako ng umiyak. Patawad po itay, inay. Nang makausap ko ulit si Christoph ay sinabi ko sa kanya na gusto kong ipalaglag ang bata para matapos ng problema na hindi ko talaga alam ang pinag-ugatan. Nalilito ako at natatakot. Napakabata ko pa para sa ganitong problema. Ikaw, hindi ka ba nag-aalala na magiging tatay ka na sa ganitong edad pa lang natin? Nakita ko ang galit sa mga mata ni Christoph. Hindi ko raw pwedeng ipatanggal ang bata na nasa sinapupunan ko. Ipinapangako niya raw na magsisisi ako. Natulala na lamang ako sa pinaghalong pagkagulat at takot dahil sa mga sinabi ni Christoph. Nakipagkasundo si tatay kay Christoph na matapos ang graduation ay kailangan itong dalhin ng mga magulang niya sa amin. Kailangan daw na panagutan ni Christoph ang ginawa nito sa akin. Wala namang pag-aalinlangan si Christoph.
siniguro niya kina tatay na isasama niya ang mga magulang niya para raw sa pamamanhikan. Nagulat pa sila nanay at tatay dahil gusto agad ni Christoph na makasal kami. Umalma naman si nanay dahil mga bata pa raw kami. Pero si tatay ay sumang-ayon siya nang sabihin ni Christoph na doon kami magpapakasal sa lugar nila. Dahil doon ay pinapayagan ang mga tulad namin na makapag-isang dibdib. Si tatay, nung mga oras na iyon ang pag-uusap nila, ay parang naging sunod-sunuran na lang sa kagustuhan ni Christoph. Hindi ko alam kung sinasadya lang ba ni tatay na magpatangay sa Agos o sa mga pangyayari. O baka nahihipnotismo lang siya ng isang misteryosong si Christoph. Ano bang nangyayari kay tatay inay? Bakit panilang ang oo niya sa sinasabi ni Christoph? Sagot naman ni nanay ay hindi niya rin daw alam. Makalipas ang isang buwan ay nakagraduate na rin kami ng high school. Walang isa man sa pamilya ni Christoph ang umattend sa graduation. Palaisipan yun sa akin. Halos araw-araw noon ay nasa bahay na namin si Christoph. Binabantayan niya akong mabuti. Daig ko pa nga ang may bodyguard. Christoph, hindi mo naman kailangan gawin ito. May mga magulang ako at anim na kapatid na magbabantay sa akin. Wala kang dapat alalahanin. Pero mapilit siya. Minsan, nakikita ko siya na parang nagri-ritual siya. Nakapikit lang siya at umuusal ng mga salita na hindi ko maintindihan. Anong ginagawa mo? Para saan yan? Hindi naman malinaw ang sagot niya. Sinisiguro lang daw niya na palaging mabuti ang kalagayan namin. Lalong-lalo na raw ang bata na nasa sinapupunan ko. Hindi na lang ako umiimik. Sinabi rin niya sa akin na anumang oras ay darating na raw ang pamilya niya para pag-usapan ang kasal namin. Ewan ko ba mga kapasta, para bang nung mga panahon na yon ay si Christoph na ang makapangyayari sa bahay namin. Ang matapang kong tatay ay sumasang-ayon na lamang. Nung araw na sinabi ni Christoph na darating ang pamilya niya ay abot-abot ang kaba ko. Iniisip ko kung tulad din ba sila ni Christoph na weirdo. Maghahanda na sana si tatay bilang pagtanggap sa mga darating na bisita. Pero pinigilan siya ni Christoph at sinabing sanay na ang pamilya niya na kumain sa ibang bahay. Ang labo, meron bang ganun? Nagkakatinginan na lamang kami ni nanay. Dahil doon, lalong lumalakas ang kutob ko na may kakaiba sa pamilya ni Christoph. Nung kami na lang ng nanay ko ang magkaharap, sinabi niya sa akin na humawak ako ng rosaryo. Ilagay ko raw sa bulsa ko dahil masama raw ang kutob niya sa tunay na katauhan ni Christoph at ng pamilya nito. Kung siya nga raw ang masusunod, ay hindi niya ako ipapakasal sa isang misteryosong lalaki. Oo nga po eh, kinakabahan din ako inay. Kailangan po ba talaga natin gawin ito? Sabi ni nanay ay sumunod na lang daw kami. Kung ano daw ang gusto ni tatay, magtiwala na lang daw ako. Dumating nga ang pamilya ni Christoph, ang nanay niya, ang tatay at dalawang kapatid na babae. Lahat sila ay tahimik. Si tatay ang bumasag ng katahimikan. Sinabi niya sa kanila ang gusto niyang mangyari. Ani ni tatay, payag siya na sa probinsya ng mga ito ganapin ang kasal dahil ayaw niya rin daw na mabilad kami sa kahihiyan. May napansin ako sa mga magulang na Christoph. Mahihina ang boses nila at ang mga kilos nila ay iisa. Kung paano nakaupo ang tatay niya, ay ganun din ang nanay niya at mga kapatid. Para bang masyado silang organisado. Yung tipong bawal magkamali ng galaw at kilos. Kaya naman pala ganoon si Christoph dahil lumaki siya sa pamilya na parang mga baliw. Christoph, okay lang ba sila? Tumango lang si Christoph. Tapos, hindi talaga sila kumain.
kahit naghanda pa rin sina tatay kahit papano ng makakain. Panay lang ang inom nila ng tubig. Literal na ilang pitse lang naubos nila kaiinom nang hindi sila kumakain. Yung mga kapatid ko nagkakatinginan na lang dahil sa kakatuwang kilos ng pamilya ni Christoph. Tanging si Christoph lang ang tumikim ng pagkain na inihain nila nanay. Hindi ko tuloy alam kung takot ba silang malason o kaya naman ay maselan ba sila sa pagkain o sadyang may kakaiba sa kanila na hindi pa namin alam. Sa totoo lang, ang itinakbo ng usapan ay tila planadong planado na. Walang kuskus balungos na nagkasundo agad sila. Dumating at umalis ang pamilya ni Christoph na wala akong nakitang normal sa pagkilos sa kanila. Kaya hindi ko maiwasang mag-alala kung mapapabilang na ako sa pamilya nila. Baka maging katulad na rin nila ako kung ano man ang meron sa kanila. Kinabukasan, habang nagwawalis ako sa loob ng bakuran namin, ay nilapitan ako ng kapitbahay namin, isang matandang lalaki. Ang sabi nila, dating albularyo daw si Casimon. Pero nung may makalaban daw itong malakas na engkanto, ay hindi na nakayanan ang utak niya, kaya medyo nagkaroon ng sayad. Tinanong niya ako kung sino yung mga bisita namin kahapon. Bakit ho, Casimon? Sabi niya, ay mag-iingat daw kami sa mga yon. Hindi sila mga tao. Nagtayuan ang mga balahibo ko dahil sa sinabi ng matanda. Paano niyo po nasabing hindi sila mga tao? Hindi man niya sinagot ang tanong ko. Tumawa na lang siya ng makahulugan habang naglakad papalayo sa akin. Sandali lang po, Casimon! Casimon! Kahit natatakot ako sa sinabi niya, ay hindi ko na lang din sinabi kila nanay dahil ayoko nang madagdagan pa ang problema. Isa pa, kilalang may konting sayad sa lugar namin ang matanda. Iniisip ko na lang na baka binibiro niya lamang ako o baka dahil nawiwirduhan siya sa itsura at sa kilos ng mga ito. Ayokong isipin na may kinalaman pa yun sa pagiging albularyo niya na alam kung sino ang tao at kung sino ang hindi. Dahil tawid-dagat ang probinsya nila, kaya naman pinaghandaan talaga namin ni nanay at tatay ang pagpunta ron. Bukod kina nanay at tatay, ay dalawa lang sa mga kapatid kong lalaki ang makakasama namin dahil nga masyadong malayo at madugo sa pamasahe. Kasama namin si Christoph. Siniguro niya na maayos kaming makakarating sa lugar nila. Kaya naman sumabay siya sa amin. Sobrang layo. Isa palang isla ang lugar nila. Pagtungtong pa lang namin doon ay bumigat na ang pakiramdam ko na parang lalagnatin ako na hindi ko maintindihan. Walang isa man sa kamag-anak ni Christoph ang sumalubong sa amin. Kaya naman pala dahil napakalayo pa ng lalakarin mula sa Pangpang. Para kaming naglalakad sa isang ghost town. Binulungan ako ng kuya ko at tinanong kung desidido na ba talaga akong tumira sa lugar na yun. Hindi ako titira dito, no? Ayoko sa ganitong lugar na napakatahimik. Sobrang nakakatakot. Pakiramdam ko, ang daming engkanto rito. Napailing na lamang ang kuya ko na kabado pa rin para sa akin. Masuka lang daan at mangilan-ngilan lang ang kabahayan sa dinadaanan namin. Pero wala kaming nakita ni isang tao. Maliban na lang nung nakarating na kami sa mismong lugar nila. Yung malapit na sa bahay nila, doon na kami sinalubong ng napakaraming tao na pawang nakaputing damit. Ang mga babae naman ay nakabistida. Ang mga lalaki naman ay nakapulong puti. San sila nagaling? Ang dami rin palang tao rito. Napatanong tuloy ang isa ko pang kapatid na kasama namin kung ngayong araw daw ba ang kasal ko. Kasi nakaputi na silang lahat. Narinig naman yun ni Christoph. Kaya ang sabi, ganito daw talaga sa kanila kapag may bagong dating sa isla.
Ang pagsusuot daw ng puti ay isang palatandaan ng masaya nilang pagbati sa mga bisita. Sa kabila ng sinabi niyo ni Christoph ay hindi pa rin mawala yung takot na umuusbong sa akin. Para kasi talagang may kakaiba sa mga ito na hindi ko mawari. Yung mga tingin nila sa amin nila nanay ay hindi ko matiyak kung nasisihan ba sila sa pagdating namin o ano. Dahil alanganin ang pagngiti nila na parabang napipilitan lang, na parabang inutusan lang silang gumiti sa amin. Kung hindi lang sila gumagalaw, iisipin ko na mga manikin lang sila. Mukha kasi talaga silang mga manikin. Daig pa nila yung mga taga-Maynila. Ang kikinis ng kutis nila. Wow! Laking gulat ko mga kapasta. Dahil napakalaki pala ng bahay nila Christoph. Parang banyo lang nila yung bahay namin. Pero ang nakapagtataka, malaki nga ang bahay nila. Pero mabibilang mo naman sa daliri mo ang mga gamit. Halos wala ka talagang makikitang gamit. Tulad kung paano sila kumilos nung nagpunta sila sa amin, ay ganun pa rin ang nakita kong pagkilos nila. Akala ko nga ay naiilang lang sila sa amin nung nasa bahay namin sila. Pero hindi pala. Dahil kahit nasa sarili na silang pamamahay, ay ganun pa rin ang gawin nila. Ang inihanda naman nila sa amin ay puro seafood. May iba pa palang nakahain, pero hindi ko kilala ang pagkain na yun. Ano tong mga to? Sabi ni Christoph ay mga prutas daw. Pero noon lang talaga ako nakakita ng mga prutas na yun na hindi naman niya sinabi ang pangalan. Sabi pa ni Christoph sa mga magulang ko at sa dalawa kong kapatid, ituring din daw nilang tahanan nila yun. Huwag daw mahihiyang magsabi kung may kailangan. Yung dalawang kapatid kong lalaki medyo napanatag. Pero si nanay ay nakikita ko na balisa pa rin siya habang pinag-uusapan nila yung tungkol sa kasal namin. Narinig ko sa usapan nila na hindi pare ang magkakasal sa amin at hindi kami sa simbahan ikakasal. Hindi raw kasi sila Katoliko. Ang magkakasal daw sa amin ay yung tinatawag nilang pinuno. At ikakasal daw kami sa bulwagan nila kung saan ikinakasal talaga ang mga taga-ron. Isa na namang kawirduhan yun para sa akin. Kung sinabi agad nila na ganun, eh di sana hindi na ako pumayag na magpunta pa kami ron. Nakakatakot kasi. Naisip ko na baka kasapi ng kulto ang mga ito. Lalo tuloy akong kinabahan. Pero mukhang walang balak na umatras si tatay sa kasunduan yon. Ano ba itong napasok namin? Napapadasal na lang talaga ako sa isip ko na sana ay hindi nagkamali ng desisyon ang tatay ko. Gustong gusto ko nang usisain si Christoph tungkol sa sinasabi nilang pinuno at kung ano ba talaga ang relihiyon nila. Pero hindi ko alam kung bakit ang lakas ng pakiramdam ko na parang hindi ko kilalang Christoph na nasa harapan ko. Nagpasya na lang ako, nahanap ako ng magandang tiyempo para kausapin siya tungkol sa bagay na yun. Kinausap naman ako ni tatay habang nakadistansya kami sa kanila. Huwag daw akong mag-alala. Mukhang safe naman daw doon. At isa pa, makapanganak lang daw ako ay babalik agad sila doon para sunduin kami ng baby ko. Wala raw akong ibang dapat gawin kundi pakisamahan ang mabuting pamilya ni Christoph at si Christoph mismo para palagi kong masigurado ang kaligtasan namin ng nasa sinapupunan ko. Maganda raw ang tanawin sa labas. Lagi raw akong lumabas para magpahangin. Opo, itay. Susundin ko po lahat ng mga bilin nyo ni nanay. Pero tay, sana bago ako makapanganak, mapuntahan nyo ulit ako. Natatakot po kasi akong mga anak eh. Gusto ko sana, nasa tabi ko kayo ni nanay. Habang nag-uusap kami ni tatay, ang tatay naman ni Christoph ay matamang nakatingin sa amin. Nawari bang pinakikinggan kung ano yung pinag-uusapan namin.
na ilang tuloy ako. Kaya iniba ko na lamang yung topic namin ng tatay ko. Tapos, nilapitan ako ni Christoph at kami naman ang dumistahan siya sa kanila. Tinanong niya ako kung bakit hindi man lang kami tumikim ng mga prutas sa mesa. Pasensya ka na ha. Hindi kasi kami kumakain ng pagkain na hindi namin kilala. Nakita ko yung disappointment sa mukha niya. Ang totoo mga kapasta, usapan na namin yon ng pamilya ko na hindi kami kakain basta-basta dahil mahirap na. Nasa malayong lugar kami at liblib pa. Konti nga lang din ang kinain naming seafoods. Tapos, konti lang din ang ininom naming tubig. Hindi gaya nila na parabang uhaw na uhaw lagi. Kinabukasan, naisipan kong maglakad-lakad sa isla tulad ng sinabi ni tatay na magpahangin ako. Magpapasama sana ako kay nanay pero tulog pa sila. Masyado pa kasing maaga nun. Paglabas ko nga ay wala akong nakitang tao sa labas. Pero naakit talaga ako sa ganda ng paligid. Kaya pansamantala kong nakalimutan ng takot sa estrangherong isla na yon. Ang daming bago't kakaiba sa paningin ko. Tulad ng mga punong may iba't ibang korte. Hindi ko alam kung sinadyabang lagyan ng korte yon ng mga tao ron o sadyang ganun talaga yung korte ng puno. Habang nalilibang ako sa paglalakad, ay biglang nagsulputan mula sa kung saan ang grupo ng mga lalaki at mga babaeng nakaputi pa rin. Naglapitan sila sa akin na parabang tuwang-tuwa sila. Hinawakan pa nila yung buhok ko, yung balikat at yung tiyan ko. Natakot ako, kaya naman pinigilan ko sila. Sandali! Teka lang! Ano bang ginagawa nyo? Bitiyon nyo nga ako! Ano ba? Pero kahit anong saway ko, sige pa rin ang mga ito sa ginagawa nila na parabang wala silang naririnig. Kulang na lang ay dukuti nilang laman ng tiyan ko hanggang sa matumba na nga ako. Kaya naman, napasigaw na ako. Agad naman akong sinaklolohan ni Christoph. Itinaboy niya ang mga tao na nagkukumpulan sa paligid ko. Takot na takot akong napayakap kay Christoph. Nakita ko naman na parang natakot din sa kanya yung mga yon. Nag-alisan agad at nagtungo sa iba't ibang direksyon ng isla na parabang walang nangyari. Parang wala silang ginawa na nakakainis. Christoph, sabihin mo nga sa akin, sino ba yung mga yun? Ba't ganun sila? Nangangatog ako sa nervyos, pero yun lang ang sinabi sa akin ni Christoph. Huwag ko daw papansinin. Habang pabalik na kami sa bahay nila, ay panay pa rin ang lingon ko. Dahil baka nasa likuran lang namin sila. Sa susunod daw, ay magpapasama daw ako sa kanya kapag gusto ko daw mamasyal sa paligid. Ayoko mag-alala sila nanay, kaya hindi ko na lamang sinabi sa kanila yung naranasan ko sa labas at sinabihan ko rin si Christoph na huwag na yung sasabihin kahit kanino. Bago ang araw ng kasal namin, ay nakita kong inaayos ni Christoph ang mga halaman sa malawak nilang bakuran. Sa wakas, ay nagkaroon na din ako ng lakas ng loob na usisain siya tungkol sa pinuno nila na magkakasal sa amin. Christoph, yung sinasabi niyong pinuno, ano siya? Kapitan? Mayor? Ano bang katungkulan niya rito sa isla? Tumingin lang sa akin si Christoph bago niya sinagot ang tanong ko. Akala ko nga'y hindi niya sasagutin. Ang sabi niya, ang pinuno nila ang siyang nakakaalam ng lahat ng bagay tungkol sa kanila at sa isla. Ito ay makapangyarihan, kaya marami ang sumusunod at naniniwala. Dahil sa sinabi niyo ni Christoph, ay lalong tumibay ang hinala ko na baka nga yun ang pinuno ng kulto na pinaniniwalaan nila. Nung umaga, araw mismo ng kasal namin, simple lang ang ayos ko at ang damit ko. Bistidang puti lang din na halos katulad ng mga nakita kong suot
ng mga babaeng sumalubong noong unang pagdating namin doon. Nilagyan lang ako ng magandang bulaklak sa ulo. Parang yun ang pinagkaiba ko sa kanila. Saka yung bulaklak na pulseras ko sa kamay at pati sa paa. Si Christoph ay ganun din ang suot. Tulad sa mga lalaking nandun, ang pinagkaiba lang ay yung balahibong nakakabit sa polo niya. Parang pakpak ng ibon. Sobrang weirdo ng pakiramdam ko noon. Nay, kinakabahan po ako. Parang gusto ko na po umatras. Pero sinabi ni nanay na hindi ko yun pwedeng gawin dahil nandoon na kami. Tsak nalilikha daw ng gulo kapag bigla akong umatras sa kasal. Ang nakakapagtaka pa mga kapasta, ang pinuno nila na magkakasal sa amin ay nakamaskara ng nakatatakot na muka ng isang nilalang na hindi ko mawari kung ano. Alam kong kabado rin si tatay at ang dalawa kong kapatid na lalaki. Pero lahat kami naipit sa sitwasyon na yun. Doon na lang ako sa positibo tumingin. Inisip ko na lang na yun talaga yung tradisyon nila. Maraming kakatuwa pa para sa amin. Pero karaniwan lang para sa kanila. Ewan ko ba kung bakit bigla kong naisip si Casimon noong sinabi nitong hindi tao ang mga bisita ko. Kung titingnan naman sila ay itsurang tao naman, maliban sa kakaiba nilang mga kilos. Ang kasal ay hindi talaga isang pangkaraniwang kasal. May mga ritual ito at pag-uorasyon na nagdudulot ng takot sa akin. Nakakapagod dahil napakahabang oras ang ginugol namin sa kasal na yon. Dahil nga sa mga ritual na ginagawa nila. Halos isang buong araw. Kinabukasan ay nagpaalam na rin si nanay sa akin. Sabi ni tatay, kailangan na raw nilang bumalik sa amin. Ipinaalala ni tatay ang mga bilin niya sa akin. Ganun na din si nanay. Ang kuya ko naman na panganay sa amin ay nag-aalala na iwanan ako ron. Sinubukan niyang kumbinsihin si tatay na isama ako pa uwi. Pero hindi pumayag si Christoph dahil nagkasundo na raw sila ni tatay. Maprinsipyong tao ang tatay ko. Hindi niya binali ang binitawang salita, kaya naiwan pa rin ako doon. Habang papalayo sila at sakay ng bangka, mas lalong nadadagdagan ang takot ko dahil hindi ako sigurado kung kakampi ko ba talaga ang asawa kong si Christoph o may inililihim pa ito sa akin. Nung gabi rin na yun ay hindi ako makatulog. Alam ko na may puwang si Christoph sa puso ko. Pero natatabunan yun ng takot at pangamba ko sa lugar na yun at sa mga taong nakapaligid sa amin. Nahalata ni Christoph ang pagbaling-baling ko sa higaan. Kaya tinanong niya ako kung may bumabagabag daw ba sa akin. Saglit akong nag-isip kung magsisinungaling ba ako sa kanya o hindi. Naisip kong pagtakpan ang tunay na nararamdaman ko. Naiinitin lang ako. Sabi ni nanay, ganito raw talaga pag nagdadalang tao. Palaging mainit ang pakiramdam. Christoph, pwede mo ba akong ipasyal sa mga kalapit na isla? Mukhang ang gaganda kasi ng tanawin dito eh. Tumalikod ng higa sa akin si Christoph bago sumagot. Ang sabi niya, ngayong tapos na ang pag-iisang dibdib namin, ay hindi na ako makakaalis sa isla. Ha? Anong ibig mong sabihin hindi na ako makakaalis dito? Pero usapan natin, kapag nakapanganak na ako, babalik na tayo sa amin at doon tayo maninirahan, di ba? Kailangan mong tumupad sa usapan dahil si tatay, tumupad siya sa usapan ninyo na dito tayo makasal at dito rin ako manganak. Muling tumingin sa akin si Christoph at sinabi na wala daw akong dapat ipag-alala dahil magiging buhay reyna daw ako sa lugar na yon. Hindi pa rin matahimik ang kalooban ko. Mukhang walang balak na umalis si Christoph sa lugar nila. Kaya bumuo ako ng sarili kong plano. Sa oras na may makita akong bangkero sa baybayin, ay tatakas talaga ako. Ayokong makulong
sa kakatuwang isla na yun. Ang problema, niayaw akong payagan ni Christoph na lumabas man lang ng bahay. Kailangan ko raw pag-ingatang mabuti ang dinadala ko, habang ang pamilya naman niya ay lagi lang nakamasid sa akin. Bantay sarado nila akong lahat. Isang araw, tinanghali ako ng gising. Hinahanap ko si Christoph. Dahil malaki nga ang bahay nila, kaya nahirapan akong hanapin siya. Narinig ko na lang na parang may nag-uusap sa kusina. Lumapit ako ng bahagya at nakinig. Ang nanay niya at ang kapatid niyang babae. Tinanong ng kapatid niyang babae kung gaano daw katagal nila akong mapapakinabangan bilang punlaan. Sagot naman ng nanay niya, hanggat sariwa raw ang katawan ko at kaya ko pang manganak. Kapag hindi ko na raw kaya, ay muli silang maghahanap ng bagong punlaan. Anong sinasabi nila? Anong punlaan? Napaatras ako noon para akong mababaliw sa narinig ko. Sigurado naman ako na ako yung tinutukoy nila dahil binanggit nila ang pangalan ko. Nakaramdam talaga ako ng pagkataranta noon. Balak nila akong gawing punlaan. Pero inisip ko rin, baka hindi lang tama ang salita nila. Baka gusto nilang magkaroon kami ng maraming anak ni Christoph. Pero kahit anong isip ko, ay negatibo talagang dating nun sa akin. Tumakbo akong pabalik ng kwarto. Doon ako nag-isip ng nag-isip kung paano ako makakaalis sa sitwasyon na yun. Sana pala, nagpumilit na lang akong sumama kila nanay pa uwi. Sana hindi na ako pumayag na magpakasal kahit pa magalit si tatay. Nagulat pa ako nang biglang bumukas ang pinto. Bumungad si Christoph. Tinanong niya ako kung ano daw ang nangyayari sa akin. Umiling lang ako. Wala, naiinip lang siguro ako. Baka naman pwedeng mamasyal naman tayo sa labas. Sinabi ni Christoph na napag-usapan na daw namin ang tungkol sa bagay na yon. Dagdag pa niya, marami daw ligaw at mababangis na hayop sa isla. Baka raw mapahamak lang kami. Hindi naman tayo lalayo. Kahit hanggang sa baybayin lang, maglakad-lakad lang tayo. Ang sabi kasi ni nanay, kailangan daw ng buntis na naaarawan. Saka parang exercise ko na rin yun. Humugot ng malalim na paghinga si Christoph. Akala ko ay hindi ko pa rin siya makukumbinsi. Pero sa wakas, ay napapayag ko rin siya. Sabi niya, bukas daw ay ipapasyal niya ako. Kahit papaano ay nagkaroon ako ng pag-asa na makatakas. Kailangan ko lang talagang makahanap ng magandang pagkakataon sa labas. Salamat, Christoph. Akala ko talaga matitiis mo ako eh. Niyakap ko pa siya para hindi siya makahalata na meron akong ibang plano. Kinabukasan ay tinupad ni Christoph ang sinasabi niyang ipapasyal ako. Kabadong kabado ako noon kasi iniisip ko na hindi ako laging magkakaroon ng ganoong pagkakataon. Kaya kailangan makahanap agad ako ng paraan. Magkasama kaming naglakad sa baybayin. Ang weirdo sa pakiramdam na parang ang daming mga matang nakatingin sa amin. Paglingon ko ay wala naman akong nakikitang ibang tao. Pero sa sulok ng mga mata ko ay meron akong naaaninag na mga tao. At meron din akong nauulinigan na tila ba mga nag-uusap. Kaso kahit anong palingaling ako ay wala talaga akong makita. Naririnig mo ba yun? Parang may mga nag-uusap. Sabi ni Christoph ay guni-guni ko lang daw yun. Pero alam ko na hindi ko yung guni-guni. May naririnig talaga ako. Maya-maya ay may natanaw akong papalapit na bangka. Kahit papaano ay nakakita ako ng pag-asa. Inaya ko pa si Christoph na mamangka kami. Hindi ko pa kasi nararanasang manghuli ng isda. Ano sa tingin mo? Masaya yun, di ba? Pero tumanggi ito. Hindi raw yun masaya para sa kanya. At sinabing kailangan na naming bumalik sa bahay. Sa ibang araw na lang daw ulit kami mamasyal.
Habang pabalik kami sa bahay, ay panay ang lingon ko sa bangkero. Nag-iisip ako kung paano ko makukuha ang atensyon nito. Isa pang problema ko ron ay parang wala silang alam na ipakain sa akin kundi mga lamang dagat. Ayoko namang tumikim ng prutas nila. Hindi maganda ang kutob ko ron. Kahit anong pilit ng biyanang kong babae na kumain nun, dahil mainam daw yon sa dinadala ko, ay hindi talaga ako mapilit. Ang kagandahan lang ay nakuha ko ng tiwala ni Christoph, kaya palagi niya akong ipinapasyal. Hinihintay ko lang na pagkatiwalaan niya ako na mamasyal mag-isa para makatakas na ako. Hanggang isang beses, sinabi ni Christoph na hindi niya ako masasamahan na mamasyal sa baybayin dahil may dadaluhan siyang pagpupulong kasama ang iba pang taga-isla. Ayaw niya sana akong palabasin ng bahay, pero nilambing ko siya ng nilambing. Ano ka ba naman? Hanggang ngayon ba naman wala ka pa rin tiwala sa akin na hindi nga ako mapapahamak kahit mag-isa lang ako maglakad-lakad sa baybayin? Huwag ka mag-alala, kaya ko naman ang sarili ko eh. Lagi na natin itong ginagawa, kaya kabisado ko na. Tinitigan ako ni Christoph na tila ba tinatantya niya kung hahayaan niya ako na mag-isa. Sa huli ay nakumbinsi ko rin siya, kaya naman ay tuwang-tuwa ako. Baka ito na ang pagkakataon na hinihintay ko. Lumalaki na rin kasi ang tiyan ko, at sa totoo lang, noong mga panahon na yon ay hirap na talaga akong kumilos. Excited akong nagpunta sa baybayin, pero hindi sa pagre-relax na katuon ang atensyon ko, kung hindi sa pag-aabang ng bangkang darating. Baka mapakiusapan ko ang bangkero na dalhin ako sa bayan o kahit sa kabilang isla lang, dahil wala naman akong pambayad. Kapag nakaalis ako sa islang yon, ay malaki ang chance ako na makauwi ako sa amin. Ilang saglit pa nga ay natanaw ko na may paparating na bangka. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nag-aalala kasi ako na baka biglang sumulpot si Christoph at hindi na naman matuloy ang plano ko. Habang papalapit ang bangka ay palakas ng palakas ang kaba sa dibdib ko. Nang sa wakas ay makalapit ito, nakiusap agad ako. Manong, pwede niyo ba akong dalhin sa bayan o kaya sa kabilang isla? Sinabi niya sa akin kung magkanong bayad, kung magpapahatid ako sa bayan at ganun din sa kabilang isla. Tumango ako kahit wala naman talaga akong pera. Ang bala ko pagdating doon ay tatakbuhan ko na lamang siya. Inalalayan pa ako ng bangkero pasakay sa bangka. Napahugot ako ng malalim na paghinga habang papalayo kami sa isla nila. Sa isip ko, sa wakas, ligtas na ako. Ngunit bigla ko na lamang naramdaman ang pagtama ng isang matigas na bagay sa ulo ko. Dahilan para mawalan ako ng malay. Nananakit pa ang ulo ko nang mamulat ang mga mata ko. At sa nanlalabo kong paningin, ay nakita ko agad ang mukha ni Christoph na nakatunghay sa akin. Christoph! Nakatiimbagang niya akong tinanong kung bakit ako nagtangkang tumakas. Mabuti na lang daw at ibinalik ako ng bangkero sa bahay namin. Bago ko sinagot ang tanong ni Christoph, ay luminga muna ako. Napagtanto ko na nasa loob na ulit ako ng silid namin. Kaya ganoon na lamang ang pagkadismay ako. Hindi! Ang ibig kong sabihin, hindi naman ako tatakas. Bakit ko gagawin yun? Gusto ko lang kasing makapasyal sa kabilang isla. O kaya naman sa bayan. Naiinip na kasi talaga ako rito eh. Pero babalik rin naman ako. Hindi kita iiwanan. Pagsisinungaling ko kay Christoph. Hindi ko yata napaniwala si Christoph. Hinawakan niya ako sa magkabilang braso ng mahigpit. At sinabi sa akin na hinding-hindi ako makakatakas kahit anong gawin ko. Tapos ay galit pa rin siyang tumayo at iniwan ako. Narinig ko pang inilak niya ang pintong sa labas. Napaiyak na lang ako. Ang tanging naiisip ko na lamang na pag-asa
ay kapag binalikan ako ng mga magulang ko ron dahil wala na akong tiwala sa mga bangkero. Sa tingin ko, ang bangkero humataw sa ulo ko ay kasabwat din nila o di kaya ay kalahi nila. Ilang araw din akong nanatili sa silid namin ni Christoph. Dinadalhan na lang ako doon ang pagkain ng nanay niya mismo. Sinisigurado nito na kumakain ako. Binabantayan niya ako hanggat hindi ko nauubos ang pagkain. Dahil na rin siguro sa sobrang stress ay bumagsak ang katawan ko at nagkasakit ako. Kung ano-anong dahon ang itinapal nila sa akin. Sa halip na dalhin ako sa doktor o patingnan ako sa kung sino mang manggagamot nila ron na kahit hindi totoong doktor. Yung bang hilot? Pero wala. Sila lang din talagang pamilyang nag-aasikaso at gumagamot sa akin. Nagulat pa ako nang makita ko sa bintana na ang daming taong nakasilip. Ang akala mo'y nanunood ng magandang palabas sa TV. Sa takot ko ay isinira ko ang bintana. Christoph, ano bang ginagawa nila? Bakit kailangan nila akong silipin dito sa kwarto ko? Ani ni Christoph ay nag-aalala lang daw ang mga ito sa akin. Pero hindi naman nila ako kaano-ano. Sinabi ni Christoph na ganun talaga sa lugar nila. Ang tinginan ay magkakapamilya kahit na hindi naman magkadugo. Ganun ba? Kaso natatakot ako sa kanila eh. Kapag natatakot ako, alam ko maapektuhan ang baby sa tiyan ko. Nagulat ako nang bigla akong sakali ni Christoph at sa galit niya. Sinabi niya sa akin na kailangan ko raw ikalmang sarili ko. Na dapat ay lagi akong maging komportable sa lahat para hindi maapektuhan ang baby namin. Kapag may masamang nangyari daw sa dinadala ko, ay mananagot ako. Habang sinasabi niya sa akin yun, ay gumapang ang kilabot sa katawan ko. Pakiramdam ko ay mayroon talaga silang itinatago sa akin. Kaya ganoon na lamang nila protektahan ng sanggol sa sinapupunan ko. Mga kapasta, gabi-gabi akong nagdarasal na sana'y maisip nila tatay na balikan ako ron. Hanggang isang gabi, napabalikwas ako ng bangon nang makita ko si Casimon sa bintana ng silid namin. Ha? Nananaginip ba ako? Paano makakarating dito si Casimon? Ang layo-layo nito sa amin. Sinenyasan ako ng matandang albularyo na huwag daw ako mag-iingay. Ako naman, kay panaginip yun o hindi, ay sumunod na lamang ako. Tapos, sinenyasan niya ako na lumabas. Kabadong-kabado ako dahil alam ko na nagpapalitan ang mga kapamilya ni Christoph sa pagbabantay sa akin. Kaya kahit gabi ay meron pa rin nakabantay sa akin. Naisip ko na total naman ay wala pa sa silid namin si Christoph ay doon ako dadaan sa bintana. Pilit kong pinagkasya ang sarili ko. Muntik pang maipit ang tiyan ko. Tinulungan ako ni Casimo na makadaan doon. Tapos, hinaplasan niya agad ako ng dala niyang langis. Makakatulong daw yon para hindi kami mamalayan agad ng mga engkanto. Engkanto? Mamaya na raw niya ipapaliwanag sa akin kapag nakaalis na raw kami ron. Hindi kami dumaan sa dagat para magbangka, kundi pumasok kami sa isang kuweba kung saan may nakakita sa amin. Paglingon ko, ay parang ang dami nang humahabol sa amin. Habang si Casimo naman ay panay ang usal ng mga salitang hindi ko naiintindihan. Hindi siya tumitikil. Mahina ang boses niya, ngunit mariin ang pagbigkas ng bawat salita. Napansin ko na pakonti ng pakonti ang humahabol sa amin sa loob ng kuweba. Nagulat ako kasi tila lagusan pala yon patungo sa bayan. Nang makadaan kami ron, ay winisikan ni Casimo ng tubig mula sa maliit na botelyang dala niya. Hindi ko alam kung para saan yun. Basta ang sabi niya, pagsara daw yun ang portal para hindi makadaan doon at makasunod sa amin ang engkanto. Casimon,
Ano ang sinasabi niyong engkanto? Mga tao po sila. Si Christoph at ang pamilya niya. Isinama ako ni Casimon sa isang bahay malapit doon, kung saan pansamantalang tumuloy ang tatay ko. Kasama niya pala ang tatay ko. Niyakap ko agad nang makita ko. Pagbalik pala nila sa lugar namin, ay inaabangan na sila ni Casimon. At sinabi nga kila tatay na ang sinabi niya noon sa akin na hindi tao ang mga bisita namin. Lalo pang nakumbinsi si Casimon nang sabihin ni tatay ang tungkol sa kakatuwang kilos at ritual ang mga taga-isla. Dahil nga sa ganung uri pala ng engkantong nakalaban niya noon, kaya muntik na siyang mabaliw. Ang gawain daw ng mga engkantong yun ay kumuha ng babaeng mapupunlaan nila ng sanggol. Kailangang bata at sariwa. Kapag nakapanganak na ito, kukunin nila ang sanggol at babasbasan para maging ganap na kauri nila. Tapos ang babae ay muling pupunlaan ng ibang engkanto naman. Paulit-ulit lang na proseso hanggang matuyot ang babae sa kapupunla sa kanya. Kapag wala na itong silbi sa kanila, ay ididispatcha na nila ito at kukuha uli ng panibagong mapupunlaan. Dahil ang mga babaeng engkantong kalahi ng mga ito ay walang kakayahan na magbuntis at magparami ng kanilang lahi. Kaya't ito ang naisip nilang paraan para magparami. Kung ganun, lahat ng engkantong isinilang doon ay kalahating engkanto at kalahating tao? Tumango si Casimon. Tama raw ako. At tama rin daw ang naging desisyon ni tatay na balikan agad ako sa patagong paraan. Dahil hinding-hindi na raw ako isosoli ng engkanto sa kanila. Mga kapasta, dahil sa mga nalaman ko, ay natulala ako ng ilang araw. Literal na hindi ko lubos maisip na napunlaan ako ng isang engkanto. Sabi pa ni tatay, ayon sa nakausap niyang taga ron nung iwan siya ni Casimon para kuhain ako, ang islang yon ay matagal nang abandonado. Kaya hindi imposible na naninirahan doon ay pawang mga engkanto. Tay, paano po yung anak ko? Magsisilang ako ng isang engkanto? Umiiyak kong tanong kina tatay. Sabi naman ni Casimon ay huwag akong mag-alala at siyang mag-aalaga sa akin hanggang sa makapanganak ako. Babantayan niya raw ang batang isisilang ko at sisiguraduhin na lalaki itong normal na tao. Kaya siya raw ang bahala sa mga kailangang gawin. Nagtiwala naman ako kay Casimon. Kahit may sayad ang tingin sa kanya ng mga kapitbahay namin, ay siyang nagligtas sa akin sa isla. Kaya ibinigay ko sa kanya ang buong tiwala ko. Binigyan niya pa ako ng proteksyon para hindi na ulit makalapit sa akin si Christoph sakaling magbalik ito sa lugar namin. Hindi ko ikakaila mga kapasta na minahal ko talaga si Christoph. Ang hirap lang naisipin na yun pala ang lihim nila. Hindi na rin siya nagpakita pa sa akin. Naisilang ko naman ang maayos ang anak namin. At sa totoo lang po, lumaki naman siyang normal na tao. Kaya naniniwala ko na marami pang natatagong hiwaga sa mundo. At isa lang doon ang naging karanasan ko.